Magandang lalaki po sa lahat na nanonood ng programang ito. Okay, at sa lahat po ng ating mga kapit style. Welcome sa Moments with the Seniors. Vic Garcia ba? Oh, para ba sa'yo to? Hindi pa ako. Ilang taon pa? At syempre, ngayong umaga ay magkakaroon tayo ng isang live discussion for health and wellness. Ako naman po, si Avelynn Garcia. We'll be hosting this morning po at mamaya sasamahan tayo ng isang licensed Zumba instructor. Baka may tindi to, sasayaw tayo dito sa pagsagot ng ating mga katanungan. At syempre, siguradong makaka-relate ka ha sa mga topic nating pangkalusugan. At syempre, makakasama natin ang sexing-sexing si ZIN Chuvie Mayapis of Zoom to the Beat Elite Team. Magandang babae sa iyo, ZIN. Nandiyan ka ba? Good morning po. Yes, nandito po ako. Good morning po, Sir Vic and Ma'am Avelynn. Good morning. Ang gaganda natin, hindi pa po tayo senior. Malapit na lang po tayo maging senior. Hindi pa, malayo pa. Nakakatuwa ka nga, ZIN. Alam mo, tinignan ko yung page mo. Talagang napaka-sexy mo talaga. By the way, sa mga gusto mag-sumba, makinig kayong mabuti. Dahil mamaya, pag-uusapan din po natin paano mag-sumba-sumba at sayo-sayo na yan. Okay? Opo. Yes. Thank you so much, everyone po. And I'm so honored na makasama sa discussion natin ngayong umaga sa mga members ng CTTB Elite online page natin dyan. Feel free to ask question later, guys, para try namin sagutin ang mga tanong ninyo para tayo dire-diretso ang discussion. Thank you so much po! Thank you! Thank you! Yes, and of course, it's an honor to be with you, ZIN. At these moments with the seniors is presented by Taisho Pharmaceuticals Philippines Incorporated and of course, Fit Style Facebook fan page. Okay, sino ba talaga ang Fit Style? Paliwanag mo nga, Avelynn. Oh, alam nyo ba, ang Fit Style sa local community around the country that encourages fitness and wellness. Kaya sali na. Mm-hmm. Ito po ay via creative kakaiba and diversified dito, basta. Health okay. And well-being. Alam nyo po, ang ino-offer nila ito across, no? Across physical and digital channels. At ito po, this group exists to have an important positive effect on people's lives. Napakaganda. Grabe, no? Diba? So, yan po ang Fit Style. Ang Fit Style po produces activities that will enhance health, wellness, and lifestyle sa lahat ng Pilipino. Matandaman o bata kasama yan, ha? So, paano ginagawa yan? Pwede po ng purple dance. Paano kay dapat naka-purple? Paano kay red dance? Okay. Garo silang fitness party, di ba? Oy, kahit na may party, ha? For physical activities para kay Lolo at kay Lola. Dahil idol po namin si Lolo at si Lola. So, totoo lang po, marami pong Lolo at Lola kaya pa lumaban at kaya pa mag-exercise. Meron silang video challenge. Yes. To show na kayang-kaya pa talaga natin, kailangan mo talaga manood ko at makinig. By the way, kung meron po kayong Lolo, Lola, nanay, tatay, na tingin nyo, problema itong pag-uusapan natin. I-share nyo na to. Share nyo na. Tawagan nyo na. I-text nyo. Lahat ang pwede nyo gawin. O kasama nyo sa bahay, hilahin nyo na. Correct. Okay. Ito po ang programang Moments with the Seniors na tumatalakay sa mga health concerns ng ating mga lolo at lola. Tandaan nyo po at yan. Magkakalimutan yan, ha? Hindi lang naman siguro lolo at lola. Marami rin mga nakaka-experience kahit hindi ma- pa sila matanda, diba? Katulad po ni Ma'am Avelynn. Ano ba? Ano kaya ang topic natin ngayon? Ito na. Makinig kayo mabuti. Ito ang nararamdaman nyo. Naku, lalo kayo makinig. Correct. Mm. Nakakaramdam ka na ba ng pananakit ng kasukasuan? Sige, tanong ko lang. Ano sa Tagalog ang kasukasuan? Baka English. Ano ay, sa English. Ano sa English ang kasukasuan? Joint pain. Ano ba yan? Or pamamaga ng muscle sa paligid, no? Or yung masakit na buto. Yung rheumatic nodules. May rheuma ka na ba? Ano kaya ibig sabihin ng rheumatic nodules? Okay, ano ba? Yung paninigas at pamamaga ng katawan. Lalo na yung pag-gumisik ka sa umaga. Pag-gising mo sa umaga, iba. Ang sakit ng katawan. Ganun po yung problema yan. Kung oo ang sagot nyo sa mga tanong na yan ay para sa iyo at para sa atin ito pag-uusapan na rin. Kung hindi naman po, baka naman para kay Lolo, kay Lolo, kay Nanay. So, kailangan po talagang makinig at manood kayo right now. Correct. Kaya ano nga ba ang kondisyon na to? Ang tawag sa iba't ibang kondisyon ng rayuma na may kinalaman sa kasukasuan sa mga nakapaligid na bahagi po ng ating katawan. Maraming tao ngayon na hindi maintindihan.
ano kayo nararamdaman ko? Yes. Arthritis kaya to o sumakit lang? Basta huwag kayo mag-alala. For the next few minutes, pag-uusapan po natin ang iba't ibang uri ng arthritis na nakaka-apekto sa milyong-milyong tao sa Pilipinas bilang at sa buong mundo. Okay. Karamihan sa kanila ay medyo pag may edad na, yan, medyo dumadaan na po yung mga bagay. Pero kumisa kahit bata-bata pa, nangyayari ito kasi hindi nga po nila naayos mabuti yung kanilang pagkain at kung ano-ano pa, at nakakaramdam po sila ng mga joint pains, iba, gout, yan, panghihina. Okay, para po maintindihan nyo lahat ito, panoorin natin ito. Sa tulad nating mga adult, kadalasan sa pang-araw-araw nating buhay, sa ating mga simpleng gawain, tayo ay madalas nakakaranas ng pananakit ng likod. Ito ay pwedeng dulot ng matagal na pagkakaupo habang tayo ay nasa trabaho. O di kaya naman, nag-exercise. Lalo na sa ating mga senior citizens, ang pananakit ng balakang ay nagiging hadlang sa kanilang mga simpleng gawaing bahay. At maging ngayon sa panahon ng pandemya na wala silang ibang mapagkakaabalahan, kundi ang mga munting libangan tulad ng panonood ng TV o pagsusumba lang. Ano nga ba ang dulot ng mga ganitong pananakit? Arthritis na ba ito? Hey, nako, napakaganda. At syempre, uy, may mga nakakaranas ng ganyan na dito. By the way, we're broadcasting dito po sa Los Angeles, California. Kaya napakarami pong nakakaranas niya, lalo na pag malamig. By the way, kung nanonood po kayo sa Pilipinas, hindi big sabihin na yung tagkakamag-anak nila sa Pilipinas ang tatawagan niyo para manood. Maski na sa ibang bansa. Yes. Kasi pupo na po tayo ngayon. Worldwide. Okay. And to join us today with a discussion, we would like to call on our special guest. Ito po ay Degenerative and Oncologic Spine Surgery. Parang hindi ko maintindihan yung mga pinagsasabi. Mamaya, papaliwanag siguro yung topic. General Orthopaedic Minimally Invasive Spine Surgery, Spine Oncology, Cancer Orthopaedics, Wound Care, let us call on... Ang dami, hindi ko naiintindihan yung mga pinagsasabi mo. So ibig sabihin, eksperto talaga. Oo, kaya kailangan tanungin natin si Bakit. Pero ako talaga naiintindihan ko, bakit? Kasi makikinig ako sa kanya. Okay. Sino ang kasama natin sa mga ganito? Sino po? Nako, ang gwapo-gwapo nito. Yeah. Walang iba kundi si Dr. Pierre Mella. Magandang lalaki po kayo doon. Hi, good morning. Good morning, Doc. Pwede bumate. Binabati ko lang yung mga, lahat ng mga pasyente sa buong mundo. Kasi worldwide na nga tayo, di ba? Hindi lang sa Philippines. And especially yung mga senior citizen na nag-alaga sa akin dati. Yung tatay at nanay ko, nasa Cebu lang din. Naku, kailangan ka namin, Doc, ha? Mm-hmm. Kaya mamaya off the air, kakausapin kita. Actually, kuminsan, Doc, medyo pag-gising ko ka, parang masasakit yun ng daliri ko. Mamaya tatanong ko sa'yo, ano ba itong mga nararamdaman kong ito? Kasi marami nagsasuffer, Doc, ng arthritis, di ba? At yung mga anong mga pananakit. Kaya simula natin yung mga tanungan sa mga nanonood. Okay. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga katanungan. Maya Facebook, kapag nanonood sila ngayon, pwede silang magpadala. Okay. So, paliran tayo, Zin, ha? Ako muna ang magtatanong. Excited ako. Doc, ano ang arthritis? At ano nga ba ang karaniwang dahilan nito? Okay. So, yung pinakauna talaga is yung arthritis. Ito ay pamamaga ng joint. Any moving part ng katawan natin, halimbawa kamay, pwede mag-arthritis. Likod, gumagalaw, so nagkaka-arthritis. Yung tuhod, no? So lahat ito pwedeng mamaga. Kaya tinatawag na arthritis. Okay? So marami ding klaseng arthritis. Nabanggit po ni Sir kanina na may gout arthritis. Ito dahil sa kinakain natin, no? So pag mataas yung uric acid, nagkaka-gouty arthritis. Yung ibang klaseng arthritis ay yung normal wear and tear. Pagka tumatanda, kahit wala tayong sakit dati, para bang kung ginagamit mo talaga parati, masisira at masisira yun. Yun yung degenerative arthritis. Yun. So ibig sabihin daw, kahit anong mangyari, lahat ng tao darating sa pagkakataong magkakaroon arthritis? Ganun ba po ba yun?
Yun, parang ganun. Lahat tayo magkakaroon ng arthritis, hindi lang natin alam kung kailan, gaano kasakit. So, maaaring mauuna kayo. So, kumbaga... Ay, huwag nyo na kami sama. Dapat mauuna sila. Ang mauuna sila. So, okay. So pagka hindi kasi natin inalagaan yung joints natin, halimbawa, hindi tayo magko-control ng weight natin, mauuna talaga mapupudpud yung tuhod natin, di ba? So magkakaroon ng arthritis ng mas maaga. So may mga ways kasi. Sige, Doc, tuloy mo lang. May mga ways kasi na maiwasan natin yung degenerative. I think yung pinaka-topic natin today is degenerative arthritis. Yung arthritis dahil sa normal na wear and tear. Yung pagkasira lang niya. Okay? So, ito are multi-factors. Pwedeng yung weight natin, sobrang bigat. So, mahirapan yung tuhod, mahirapan yung likod natin, yung hips natin. So, mauna siya masira. Okay? Dok, tanong ko lang. Dok, tanong ko lang. Hindi naman po lahat ng sakit sa katawan ay arthritis, tama? Paano ko malalaman kung alin ang arthritis o anong bahagi ng katawan ko ang arthritis at alin pag hindi? Meron ba ganun? Yes, very good question. Yung arthritis kasi, pag sinasabing arthritis sa joint lang, so dapat gumagalaw. Okay? Ito sumasakit. Pero pag sinabi mo may masakit dito sa kamay. Hindi no? arthritis yan. Hindi yan arthritis. Pagka pinisil mo, nandito yung sakit, eh hindi to joint eh. Okay. Yung moving part yung joint. So pag dito lang masakit, malamang muscle yan. Sa likod, no? Halimbawa, sa likod natin, ito yung spine, no? Yan. Kung nandito sa gitna yung sakit, malamang arthritis. Pero pag dito sa gilid, no? Pag kinapa, yan, baka hindi arthritis yan. Baka muscle lang. Yeah. Doc, follow up lang. Lahat ba ng masakit na joints arthritis yun o pwede rin iba? Hindi naman. Pwede din siyang sprain, no? Okay. Or strain. So, around the joint, meron kasing ligament. So, halimbawa, yung tuhod natin, no? Yung tuhod, meron kasing ligament eh. Minsan kasi, hindi sa loob yung problema. Nandito lang sa labas. So, hindi siya arthritis. Hindi siya sira na joint. Yung palibot lang niya, yung namaga. Okay? So, yan. Kailangan ma-diagnose ng maayos. Yun nga, Doc, siguro gusto ko itanong. So, paano ko malalaman kung arthritis o hindi? So, kailangan pumunta sa doktor. Ganun po ba yan? Yeah. Mas maganda talaga para hindi tumagal. Kasi may mga instances kasi, sir, na hindi lang arthritis. Yung pinakaayaw ko na marinig sa pasyente is yung masakit niya lumalabas hindi habang naglalakad. Kumbaga, sumasakit daw habang tulog siya. Meron po ganun. Yan. Meron po yun. Ano yun? Akala kasi nila arthritis lang. Yun pala, baka infection na, no? Ng joint. Or worse, cancer siya ng joint. So, mas maganda, hindi pinapatagal at iniisip lang na, arthritis lahat yan. Kasi, so, yun po kailangan nilang bantayan. Pag masakit na hindi gumagalaw, delikado. Kailangan patingnan sa doktor. Oh. Pero po, pag masakit na gumagalaw, ano gagawin? Pwede tayong uminom ng mga muscle relaxant, no? Or yung non-steroidal anti-inflammatory drugs kagaya ng mga naproxen. Yan. Mabilis yung action niya. So, within 30 minutes, 1 hour, mawawala yung pain. Okay? So, pagka yung sakit kasi, in 3 days to 5 days, nawawala, usually, okay na yan. Pwede kang hindi magpatingin ka agad sa doktor. Lalo na ngayon, na pandemya. No? Mahirap pumasok sa ospital, delikado. So, try nyo yung gamot. Hindi naman, over-the-counter naman yan eh. No? Yes. So, Sydney yata, baka may tanong. Oh, ZIN Chuvie, may tanong ka ba dyan? Pwede nga, tanong mo na. Hi, ZIN. Hi po, later na po. Kayo po muna.
Okay, tuloy na namin to. Okay, sigurado ka. Oh, okay. So, yung may mga katanungan dito, akin na yung cellphone. Ano po? May mga, teka, pakilagay na doon sa arthritis na ba? Na yung pananakit ng likod, no, balakang, no, nararamdaman ng mga seniors. Arthritis na ba yun, Doc? Yun nga, kagaya ng sinabi ko, hindi lahat. Kung senior citizen kasi, mas maingat tayo. Hindi na kasi more of arthritis lang. Iniisip na rin na kasi natin, lalo kung babae, are osteoporosis. No? Oh. Ang arthritis, sira ang joint. Ang osteoporosis, marupok na yung buto mismo. So osteoporosis sa kanya sa buto. Okay, sige po, Doc. So, ang porosis, parang porous na siya. Marupok na siya eh. So, parang brittle po yun. Parang gano'n. Yeah. Masakit din yan eh. So, pagka senior citizen, hindi maganda na sinasabi lang na arthritis yan, arthritis. Kailangan, especially 65 and up, ipapatingin talaga. Kasi most likely, yung matagalan na masakit, baka may osteoporosis na yan. So, baka lumalak. So, Doc, ang tanong ko ito. Paano may iwasan itong mga problemang ito? Sabi mo nga, hindi may iwasan lahat eh. Siguro madidelay ng konti. Yung early. Para hindi maagang maramdaman ng ating mga seniors itong mga sakit na to. Ano pwedeng gawin? Okay. Kagaya na sinabi ko, pwede tayong mag-control ng weight natin. With control ng body weight, hindi masyadong hirap ang isang joint. So yung tuhod, yung hips, yung spine, hindi masyadong pwersado. Okay? Number two, exercise. Pagka kasi yung body natin, alam ba, yung back natin, wala tayong muscles masyado. Yung lahat ng pressure, habang naglalakad tayo or tumatakbo, lahat nandun sa joint. So nasisira siya eh. So alam ba, yung tuhod, ito, walang muscle. Ang nangyayari, nandito lahat ng pressure eh. Eh kung may muscle ka dahil sa kaka-exercise, so itong area na to, nagkakaroon ng, siya yung mag-absorb ng impact. Okay? So exercise, weight management is the key talaga for preventing osteoarthritis. So Doc, ibig sabihin sa pag-weight management, importante yung diet, importante yung pagkain. So kailangan medyo mga seniors, bantay-bantayan nyo, kinakain nyo dahil malalapit kayo sa mas matinding sakit pag hindi natin binantayan. Pero dinagdag din ito kanina. So parang mas mabigat ka, mas malaki yung pressure. Oo. Mas light. Hindi naman ibig sabihin wala na arthritis. Medyo meron pa rin. Pero at least mababawasan yung posibilidad. Yes. Ma'am, Avelynn, may tanong dito, Doc, ha? Zin, ha? Pag nandiyan ka lang, ha? Kaway-kaway ka lang dyan, pwede ka na magtanong. Paano nakakatulong daw ang fast and long-acting pain relief para sa mga nakakaranas ng arthritis? Okay. Yung fast and long-acting, ang mangyayari kasi pag arthritis, sira na kasi talaga yan. So, always, nandun na yung pain. So, mas maganda yung long-acting kasi within the day, sasakit talaga siya pagka short-acting and hindi long-lasting. So, mas maganda yung mga gamot na long-lasting. Okay? Kasi whole day ka naglalakad eh. Whole day ka kumikilos. So, mas maganda yung gamot na ganyan. Oh, mga gano'ng katagal tinatagal yon yung mga tinatawag na long-lasting na yan. We have as long as 24 hours. It can last for 24 hours. So, Doc, isang tablet? Yeah. One tablet per day. Meron palang gano'n. Uy, ang galing. Yeah. So talaga hindi ka na magtitiis. Bakit mag-a-arthritis ka pa? Oo, ka na magtiis. So, Doc, pag nagka-arthritis ba, hindi nagagaling o pwede pang gumaling? Okay, yung scientific basis talaga niya is once you destroy your joint, sira na siya, no? Kumbaga, yung cartilage niya, pud-pud na, nag-expose na yung buto. Hindi na talaga gagaling yan. Pero meron tayong gamot na supplement. Yung tinatawag na glucosamine sulfate and collagen. Ito yung mga gamot na kumbaga, it will delay the further destruction. So, babagal yung pagsira ng buto.
pero hindi siya magiging 18 years old. Doc, ano, pakiulit, ano yung food supplement na pwedeng inamin natin mga seniors? Ano klase? Glucosamine sulfate, okay, and collagen. Doc, over the counter nabibili yan? Yeah, over the counter. And so then, mga seniors? Oh, sige, Doc. Tapos kung hindi pa gagana sa ganyan, pwede rin siyan lagyan ng hyaluronic acid. Parang, di ba yung joints natin, merong fluid. No? Mm. So may gamot na ngayon, sinasaksak, diretso, dito sa loob ng tuhod, no? Para kang mag-join, para kang change oil. Lalagyan para change oil. So ilalagay mo sa tuhod, sa loob, no? Or sa shoulder, okay? Para maging nutrient siya ng cartilage. Okay? So it will help also. Dok, gaano katagal umiipekto yung pag-injectionan? Gaano katagal yung effect or yung injection? In injection, how many times do you normally take that? Every month, every 3 months? Usually sa practice ko, whenever there is already pain again, that's the time. So may tinatawag tayo na poor responder and good responder. So yung iba, nilalas ng mga 1 year. Oh. Yung iba, mga 6 weeks or 6 months lang. So, every 6 months sila. Oh. So, depende yung response ng katawan doon sa gamot. Yeah. Oh, ma'am, tanong. Oh, ZIN Chuvie, sexy girl. Baka meron kang mga katanungan at shout out dyan. Check comments ba tayo sa ating mga Facebook? Sorry naman po. Ayan. Thank you, Doc. Naku, ang dami namin mga viewers ngayon. Mga kasama namin sa Zumba community. Ayan. May mga seniors po tayong kasama. Ayan. May mga katanungan po tayo rito. May nagtanong po, sino-sino ba ang pwede magkaroon daw ng arthritis? Paano po ba yun? Okay. Lahat ng tao, ma'am, pwede magka-arthritis. No? Hindi lang matanda. Kumbaga, yung mga bata kasi na obese or halimbawa, inabuso talaga yung katawan dati. Yung actually sa akin, may arthritis na po ako eh. Nag-start. Dahil sa naoperahan ako dati. Dahil sa basketball, na-injured yung tuhod. So, natanggal yung part ng tuhod ko. So, yun. Kahit bata, pwedeng magka-arthritis. Yung tinatawag na post-traumatic arthritis. From any kind of trauma before. So, yung mga na-aksidente dati. Yan. Magka-arthritis din. Oh, kasama pala yun. Hmm. Okay. Zin, meron ka pa dyan? May tanong lang dito, si Ems Gorosin, Doc, may uri ba ng pagkain na nakaka-trigger ng arthritis? yun yung tinatawag na gouty arthritis, no? So, high in uric acid, magkakaroon ka ng gouty arthritis. So, this is a very typical kind of arthritis naman. Iba yung presentation niya, hindi siya yung tipong matanda lumalabas. Usually, ito lumalabas after malakas ka kumain ng mga laman loob, yung mga dinuguan, or malakas ka uminom, no, ng alcohol. So, ito, pagka lumabas yung arthritis, one joint lang yung tinatamaan, one or two joints. Tapos paulit-ulit dun siya. So hindi siya yung kagaya ng osteoarthritis na dalawang tukod, pantay. Ito kasi pag gouty, usually isang side lang. So mga classify mo talaga eh. Hindi siya pare-pareho lahat. Kaya minsan kasi may pasyente kami pumapasok, Dok, minum na ako ng gamot ng gouty. Sabi ko, eh, hindi ka naman gout eh. Ano siya? Para sa arthritis ng matanda dapat yun sa kanya. So, hindi talaga nag-work. Di ba? So, pero yung gamot po ng arthritis saka yung gout specifically, pareho lang ba gamot? Yan ang magkaiba? For pain, pareho lang. But pain. For the gout, to control the uric acid, may iba.
Okay, Zin, meron ka pa ba dyan? Yes, may katanungan po dito, Doc, from Maricel Malasaga Basietes. Ayan, isa sa mga kasumba namin ito sa Makati. Sabi niya, Doc, kanino po dapat pumunta kapag nakakaramdam ng sintomas ng arthritis? May doktor po bang espesyalista para sa sakit na ito? Ayan ang tanong po niya. Okay. So, good question. Actually, lahat ng doctors dapat kaya ang arthritis na simple. Inaral namin lahat yan nung medical school. So, even family medicine doctors, internal medicine, but specialists talaga for joints are orthopedic doctors and rheumatologists. Okay? And even the rehab. So, ang concept kasi ngayon is parang multidisciplinary. Pag nag-treat kami ng arthritis, pinapatingnan din namin ng rehab doctor, pinapatingnan din namin ng rheuma doctor, okay? Para ma-treat talaga yung pasyente ng maayos. Wow, thank you, Doc. Alam mo, ang galing-galing mo talaga, Doc, mag-explain. Eto, sigating naman kay Honey Sakdalan. Ano po ba ang dapat iwasang pagkain, lalo na pag senior na ang aking mother? Nakakaramdam siya ng pananakit ng tuhod, lalo na medyo malayo nilalakad niya. Ano po bang gamot at 73 years old? May marirekomenda ka bang gamot, Doc? Okay. Okay, yung first lang, yung sa food. Pag 73, tapos hindi naman gout, wala pong bawal na pagkain, ma'am. Everything kahit in moderation. Mo? Yes, yes. Hindi bawal yan sa matanda. In fact, kailangan ng matanda yan kasi may protein ang munggo. Diba? So, if high protein kung hindi yan, po gout. Kung hindi gout. Okay? Okay. So, kung wala siyang gout arthritis dati, pwede siyang kumain kahit ano. 73 na nga eh. Dapat, wala nang bawal. Pakain na lahat. Eh, paano po pag gout? Ano, sa anong gamot? Yung gamot niyan, magkaiba kasi. Kailangan kunin muna yung uric acid level. Saka kayo magsasuggest kung ano yung gamot. No? So, may binibigay on acute days. No? And then, may binibigay for maintenance. So pag gout po, tanong ko lang po, ano yung pagkain na dapat talagang huwag kainin? Top 3 na nagkukos ng gout. For life. Sinasabi is, ano talaga, yung mga laman loob. Okay. Anything very high na protein. Beef. Beef. Red meat. Bawal yun. Red meat. Red meat. Yeah. So pwedeng baboy. Hindi. Ah, hindi din. Better yung chicken, better yung fish. Pero hindi. Tapos yung fish, yung white meat instead of the tuna, instead of the red meat na fish. Salmon, hindi pwede mag-salmon. Hindi pwede. White na kwan lang dapat. Yeah, white. Yung mga Ano ba yung white na isda? Konti lang yata. Sibas. Mahal naman. Yeah. Doc, nabanggit nyo kanina yung naproxen, ano? Pwede bang inumin yun ng 73 years old, yung nabanggit yung gamot na yun? As long as wala siyang masakit sa tiyan, pwede siyang uminom ng naproxen, and then it should be limited to 7 days. After that, magpatingin na sa doktor kung nag-persist. Kasi baka yung side effect kasi, baka tunaw yung tiyan niya, or magasgas, or yung kidney niya. So better short term lang. Mga 7 to 10 days maximum. 7 to 10 so, days. So mga seniors, bantayan niyo po yun. Ha? Hindi po inom lang ng inom. Dahil may masama din pong epekto yun. So kailang bantayan niyo. Yeah. O, then si Zin muna. Zin, marami yung tanong yata dyan. Yan. Meron pong isang tanong dito, si Miss Cynthia Figueres. Ito pa yung kasama namin na isang senior sa aming dance class. Ang tanong po niya, kahit na anong pain reliever medicine or pain cream ay panandalian lang ang pagkawala ng pain. Meron po bang ibang remedy to ease pain permanently? Yun po ang tanong niya, Doc. Gusto niya permanently mawala ang sakit. Forever? For life. Permanent? For life! Ganon.
May forever ba? Wala na ito. May forever. Wala na ito sa pag-ibig. Ano pa sa pag-ibig? Wala na ito. Hindi. Biro lang. Yung, kung yung joint, yung masakit yung tuhod, maraming options. Kasi pwedeng, kagaya ng sinabi ko, kung hindi na nag-work yung oral na anti-inflammation, no? Pwede siyang magpaturok ng steroid sa tuhod or sa joint niya. Steroid kasi is the highest form of anti-inflammation. But long-lasting din ang effect niya. But of course, it's slightly invasive kasi ipapasok mo sa tuhod eh. Kung takot ka sa karayom, parang ayaw mo nito. But the pain relief ng steroid injection is almost always immediate. Okay talaga. Kaya para siyang nakaka-addict sa matanda. So parang ganito, Doc. Mamili ka, isang beses na tusok na masakit o araw-araw na sakit. Oh, yun. Oh, yun. Tama. No, may follow-up question po siya dito. Si Ma'am Cynthia pa rin po. Ang sabi po niya, I am 71 years old and I was diagnosed na meron lumbar spondylosis. Tama po ba yun? Yeah. Connected po ba sa arthritis ito? Yun ang tanong po niya. Lumbar spondylosis is actually a scientific term ng arthritis of the spine. At spine kasi is really my subspecialty. No? So arthritis po yan ng spine. So pagka masakit yung spine niya, yung back niya, minsan kasi kumukonekta sa paa yan, sa tuhod. No? So, yan ma'am, pwede namang inuman ng gamot yan. But it's really connected. Arthritis talaga yan. Okay. Ito, meron si kay Zenny. Sabi niya, paano kung 55 years old lang ako, Doc? Ano ang gamot dyan sa pananakit at paninigas po ng mga daliri ko? Thank you po. Okay, pananigas ng daliri. Unang-una, tinatanong ko kung ano yung work niya. If yung work niya, parang steady siya parati, baka kailangan niya start na mag-galaw-galaw parati. Okay? And then... Ibig sabihin yung, doc, exercise. Yung ba yun? Yeah, exercise. Yeah. Okay. Kasi stiffness kasi. Stiffness yung problema niya. But stiffness, na nawawala, less than 30 minutes, no? Pagka ginalaw mo, in 30 minutes, nawawala pagka habang ginagalaw mo. Okay yan. Ibig sabihin, osteoarthritis lang yan. Okay? Pagka lumampas ng 30 minutes, kahit ginagalaw mo, yan, problema yan. Baka rheuma arthritis na yan. Ano po pagkakaiba ng dalawa? Right? Osteoarthritis at rheumatic arthritis. Oh, ang rheumatic arthritis po, sir, ay arthritis dahil sa autoimmune na problem. Kumbaga, pinasa yan ng genes mo. So, diba yung mas matindi yan? Inherited. Yeah. Most likely, inherited siya. So, mas matindi yung gamutan yan kaysa degenerative. Yung programa namin, Doc, sa ABS-CBN, tulong ko, pasa mo. Hindi yung arthritis ko, pasa mo. Sana naman yung tulong ang ipapasa. Meron ka pa ba dyan, Zin? Bago natin, may mga katanungan pa dito eh. Yes, ang sabi ni Miss Jem, si Miss Jem Zamora, medyo bata-bata po ito si Miss Jem Zamora. Kailan po ba masasabing arthritis na ang nararamdaman ng isang tao? Yan ang sabi ni Miss Jem Zamora kasama namin sa Pasay na nagsusumba. Pagka yung joint na mismo, yung sumasakit habang gumagalaw, yun yung arthritis. Dapat malapit siya sa joint. Hindi pwedeng yung 5-6 centimeters away na sa joint. Kumbaga, muscle na yan, ma'am, kung malayo. Okay? Eto, Doc, pagsasamahin ko na, ha? Ano pong pwedeng gamot dyan? Kung arthritis na ba yan? Diabetes?
baka diabetic. Diabetic pa siya. Po ako at nag-i-insulin na po ako twice a day kapag laging sakit ng mga daliri ko. Ay ilulok ko to sa isang tanong na karaniwan po sa may edad ay may iba't ibang karamdaman na. Mm-hmm. No, kumbaga kasama na to at umiinom na yan nakasabay ng mga maintenance medicine, 'di ba? Pwede bang ano? Pwede bang pagsabay-sabayin yan? Pwede naman yung gamot na anti-inflammatory. Pwede naman talaga ibigay yan. Ang contraindication lang talaga is kung sira yung kidney niya. Kung sira ang kidney ng isang pasyente, halimbawa may diabetes siya na matagal na, pagka yung kidney niya, sinabi ng doktor niya, ay sira, huwag siyang uminom ng gamot basta-basta. Kasi lalong masisira yung kidney niya. Okay? So, mas mainam na tanungin talaga yung spesyalista para mabigyan siya ng tamang gamot. Hindi yung inom lang ng inom. Ang option niya para ma-alleviate lang yung pain is yung mga topical type of pain reliever. Ito yung naman, pinapahid, Doc. Yung mga pinapahid lang. Topical. Yeah, yeah, yeah. May mga naproxen na ointment. May, ano pa ba? Maraming klaseng ointment na brands available sa market. Okay? Na may gamot talaga. Hindi lang liniment. Hindi lang pampainit ha, yung mga okay. Doc, pwede bang uminom ng gamot na naproxen kapag masakit lang yung katawan o yung pananakit ng likod, kamay, balikat, no? Maging sa pwede. Sports injury? Pwede naman. Yeah, yeah. In fact, very very fast acting siya. So, pwede naman. Doc, normally, how many times pwedeng uminom ng ganyang gamot? A day? One or sometimes I give 2 times a day. So normally, one is okay na. Okay. Yeah, yeah. One is okay. Oh, ma'am. Galing. Oh, last 5 minutes tayo. Oh, so, busing yun yung mga tanong nyo. Oh, meron ka pa ba dyan, Zin? Bago kami, meron pa akong mga katanungan dito. Ang may tanong po dito, sabi, meron po bang exercise na dapat gawin para maiwasan ang arthritis? Yun ang tanong. Exercise. Okay. So... Zumba. What specific exercise? Okay, marami kasi akong pasyente na nagzi-zumba. So, ang nakikita ko lang na problem, okay, maganda yung exercise na zumba. Pagka masyado kasing high impact, habang tumatalon, di ba may mga talon kayo sa zumba? Mm-hmm. Yes, oh. Pero depende po kung matanda, hindi na masyado, ganun. Yeah. Waiting ka na lang. Ang advice ko lang pagka medyo matanda na talaga at medyo on the heavy side, no? Huwag masyado yung tumatalon para hindi lalo ma-injured. Siyempre, yung inisip natin, gusto natin mag-exercise. Pero every time they exercise, they feel pain after. Ibig sabihin, may mali sa exercise. Ang pinakamagandang exercise, no? Na walang impact, anti-osteoarthritis, is biking. Stationary bike. Ay, nakakama ako eh. Doc, testimony lang ano? Ako kasi nung bata po ako, nagkaroon ako injury. Again, basketball po sa tuhod. So dumating po ako sa punto na nag-exercise po ako. For example, running, jogging. Sumasakit yung tuhod ko. Yeah. Nabasa ko somewhere na hindi maganda yung jogging pag ganun. Mas maganda biking. So mula po nung araw na yon, biking po ang ginawa ko. Nawala po yung sakit sa tuhod. Tama po yan. Totoo yeah. Pero treadmill pwede, Doc? Treadmill mas maganda compared sa running sa kalsada. If you want to run, ito yung ano ha, yung best. You best run sa grass. Number 2, kung walang grass, sa soil, okay? Yung soft, okay? Number 3, asphalt. Number 4, yung semento talaga. Doc, okay. Pinakamaganda yata, pwede. Sa beach. Kaya, pwede. Di ba? Malambot siya nga. Pero yung balance mo lang. So, going back sa question ni ma'am, bisikleta talaga pinaka-okay and swimming. Okay? Kailangan ko na mag-bisikleta. At Doc, hindi naman kailangan bisikleta, pwede naman stationary bike. Yeah, stationary bike. Ah. Yung pinaka... okay sa matanda. Kasi habang nanonood ng TV, syempre nagbibisikleta. Kung nanonood siya ng TV, 3 oras, di ba? ABS or whatever. Eh di 3 oras siya nagbibisikleta.
Yan ang niregalo niya sa akin ng birthday totoo ko. Po. Totoo po yan. Hindi po ako nabibiro. Kasi po kami, lalo na po ako, malapit-lapit na ako mag-senior. Okay? Okay, mga, hindi naman mukha. Malapit. But patuloy po, isang bagay na ginagawa pa namin yung biking talaga, stationary biking, mga seniors. You need to do that kasi po malalayo po tayo sa mga problema pagdating ng panahon. Ma'am. Dok, meron tanong dito. Okay bang uminom ng herbal medicine sa arthritis? Galing kay Elvira to. Ma'am, yung herbal medicine na pinopromote nila, hindi ko kasi alam kung anong laman eh. So, hindi kasi ako masyadong magre-recommend kung hindi ko alam kung ano yung laman. Oh. Hindi lahat ng herbal medicine pareho. So, ang alam ko, kung lahat naman ng gamot halos galing sa halaman, di ba? Mm-hmm. Pero regulated kasi ang mga gamot natin na nasa pharmacy. Dumaan ng FDA approval. So, itong mga herbal, kung hindi siya dumaan ng approval, baka lalong makasama, no? So, I'm not really sure. So, I cannot really comment on that. So, hindi ko mo may claim yung box ng herbal medicine na yon ay inumin mo na. Oh, delikado. Yeah, yeah, yeah. Yung iba nga dok, nakasulat, no therapeutic claim. diba? Pero, pampagaling daw, pero no therapeutic. So, ingat po kayo doon. Tama po yung sinasabi ni Doc na may regulation po sa paggawa ng medicine at merong food supplement. So, tingnan nyo po kung ano iniinom nyo. Yeah. Ma'am. Oo. Meron ka ba dyan, Zin? O bago ko, meron pa akong huhuguting tanong dito. Meron ka pa ba dyan? Meron lang isa dito, nagme-message. Paulit ko. Sabi po niya, ang pananakit daw ng katawan niya, paiba-iba ng lugar. Ba? Yung mata. Arthritis daw po ba yun? Tapos pabalik-balik, pero paiba-iba daw yung lugar nung sakit. Yun ang tanong niya. Kung ayaw mapirmi. Para yun. Para bang. Pwede pa rin arthritis yan, ma'am. Pagkaganyan. Pero baka ibang klaseng arthritis na yan. No? So, baka rayuma yan. No? Kasi sobrang daming lugar yung involved. Eh. So, mas mainam yung kaso na ganyan. Magpatingin talaga. Eh, Dok, minsan yung gusto nila parang hinihilot. Diba sabi niya, diba yung massage? Di po ba masamang hilutin ang may arthritis? Uh-huh. Kumbaga yung part na yun, di ba masakit yun? May mga ganun, may mga senior, nagpapahilot, nagpapamassage pa nga. Massage, oo. Pwede ba yun, Dok? Pwede naman, kasi yung massage naman, ang whole concept talaga, the science behind massage, no, is you try to stimulate blood flow. Okay? And pag may blood flow, syempre mas makakapunta yung gamot doon, makaka-eliminate ng toxins that area. So, mas okay siya. Pero yung massage na tipong yung soft, no? For the muscles. Okay? Very hard. Pero yung mga bali-bali, yung mga ganyan, huwag na po yan, lalo sa matanda. Kasi baka magka-problema pa kayo. Saka, Dok, yung mga stretch-stretch, bawal sa kanila. Yung simpleng stretch lang, pwede naman. Ayon light lang, yeah. Light. Okay. Iba kasi may stretch po ako lang, binubuhat-buhat eh. Oo. Huwag yung extreme. Huwag yung extreme. Sabi niya, naalala ko, Dok, sabi ng doktor ng asawa ko, bawal daw lagi uminom ng gamot sa gout at arthritis kasi nakaka-apekto daw po ito sa kidney. Totoo po ba to? Yeah, yeah. Totoo yan. So, may limit lang. Kaya yung mga anti-inflammation na gamot, mas maganda 7 to 10 days. After that, hahanapin talaga natin yung root cause niya. Kumbaga, i-X-ray na, i-MRI na, para malaman natin. Kasi baka inom ka ng inom ng gamot, yun pala, kailangan mo lang minor operation or minor injection, at least wala ka ng gamot lifetime. Eh, isipin mo, may mga pasyente kami batang-bata, may inom ng gamot, sira na yung kidney. Di ba? Kasi kainom. Dahil... Oh, last 2 minutes, Ryan. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Oh, meron ka pa, Zin, bago ko pumasok dito sa last natin. Ang daming tanong dito, Dok. May sabi po ni Ma'am Glenda Trinidad, sa Antipolo po siya. Sa umaga po, yung biglang tatayo, napakasakit po ang tuhod ko. Ano daw po ba yun? Sabi niya, Ma'am Glenda. Most likely, ma'am, arthritis yan, yung mga ganyan.
kaka-start ng lakad. Ipa-observe mo lang sa kanila na minsan kasi pagka naglalakad na, nag-start na siya maglakad, nawawala yung tirot. Ibig sabihin, osteoarthritis yan. Oh. So, Doc, ano, pagka may nerve compression ba ang isang tao, hindi yan related sa arthritis? No. Kung yung nerve compression niya sa spine, okay, pagka nag-arthritis ang isang area ng spine, naiipit yung nerve eh. Okay? So, ito yun. Ito yun. Papakita ko ha. Kita niyo ba? Yeah, sige. Yeah. Ito, joint to eh. No? Malapit lang yung nerve. See? Oo. So, pagka yung joint na mismo, yung nagka-arthritis, matatamaan to, yung ugat. Tapos, mararamdaman na natin yung nerve impingement. Yung tinatawag na sciatica. Yan. Oo. Yan. Yun. So, arthritis yun sa spine minsan. So, kailangan talaga alamin to mga bagay na Naku, to. Mag-uusap talaga tayo, Doc. Marami tayong pag-uusapan. Doc, saan ka ba pwedeng ano, kontakin? O saan ba yung clinic mo? Lalo-lalo na, ang daming mga nanonood sa atin ngayon. Okay, so I'm currently holding my clinic, Mella Orthopaedica, together with my wife. She's also an orthopedic surgeon. Hand and shoulder specialist. Okay, ako naman sa spine. Okay, so nasa link natin sa baba, I have my clinic in University of Cebu Medical Center. And I also have another clinic in Chongwa Hospital. Both are in Cebu. Okay, we have contact numbers. And also, during the pandemic last year, I have this online teleconsultation. So, itong Cloud MD, we can send you the link or the email in a while. And dito kasi sa online consultation, you can actually go inside our virtual clinic. Okay? Galing. And then I can talk to the patient, examine the patient, and then we can also prescribe and give lab request online. Okay? So, yun lang. Doc, may Facebook ka ba? May kung pwede para madaling makakontakt sa'yo o number or whatsoever. We have a Facebook page, Mella Orthopaedica. They can just look for it or my name, Pierre Mella. They can just contact me there. And the phone number listed, 0945-352-9805. That's our hotline for the clinic. Sometimes Ulitin natin, people, Doc. It's 0945-352-9805. That's yung Facebook, paki-spelling mo nga, Doc, kasi baka mamali sila ng lugar. Okay. Ano spelling po ng pangalan niyo para kuha nila buo? Pierre Mella, Pierre Mella. That's my name. Or yung clinic is Mella, Mella, Orthopaedica. Orthopaedica. Nako, maraming salamat, Doc. Alam mo, gusto ko pang magtanong. Baka i-feature ka namin sa isa naming show. Oo, dahil napakadami ko talagang natututunan sa inyo. Ano? May nagtatanong nga dito, nakita mo ba yan, Zin? Yung operasyon daw, kailangan ba operahan daw ang sakit sa tuhod pagka may arthritis? Doc, mayroon bang ganon? Yes. A very famous person na naoperahan ng arthritis is no other than our president before, si Estrada. Diba? Ah, Joseph Estrada. President Estrada before used to walk like, di ba? Patagilid-tagilid maglakad yung ganun eh. Oh, but after the knee replacement, na okay siya. So, minsan din sa spine, yung sa leeg or sa lower, naiipit yung ugat, hindi na makapaglakad. So, pag naoperahan, nakakapaglakad ulit. No? Doc, si Juan yata, di ba si President Arroyo? Yes. Likod yata problema niyan eh. Yeah, sa leeg. A form of arthritis also siguro yun. No? So, kumbaga, minsan may okay na gamot lang. Of course, we try our best. No? Even sa practice ko, I'm very holistic sa approach. No?
I try my best na gamot lang, rehabilitation, maybe brace lang. Pero pag hindi na talaga kaya, sasabihan ko talaga pwede tayo mag-injection. At kung hindi na talaga kaya, wala nang choice, opera. Doc, last na tanong ko. Paano kung may mga taong taga Metro Manila gusto magpakonsulta sa inyo? May paraan ba? Yes, I have this online consultation now. So it's CloudMD. You can search CloudMD or just go to my Google website. Okay? Okay. Pwede silang kitain ko, kausapin ko muna, i-interview ko, and then afterwards, I can examine virtually. And then if I really need to operate or I really need to give them treatment via online, or some of my patients, they come to me. They fly to have their treatment here. So everything is becoming very small because of the online. Okay? Yes. Yeah. O, ZIN Chuvie, bago tayo magpaalam, o ano masasabi mo sa mga napag-usapan natin ngayon? May last words ka ba? Bago po ako magpapaalam at bago po ako magpapasalamat, kasi meron na ako magagandang mga babasahin dito ng mga comments. Hindi po ito tungkol sa arthritis. May isa dito nagsabi, Doc, ang cute niyo po. Yan ang tanong. Pwede magdagdag ng tanong. Tuloy mo na, tuloy mo. How to be you. How to be you, okay. How to be you po. Tuloy mo, ZIN. Thank you. So, sabi po, may isa po dito nagtanong, Doc, isa pong panaginip na dumating, di ba? Thank you so much daw, Doc. Sabi ni Ma'am Bedan, sabi po ni Ma'am Bedan, thank you po, Doc. Yan, mga sabi po nila. Si Ma'am Glenda Trinidad, nagpapasalamat din po. Siyempre, may nagtanong din po, Doc, kung binata daw po kayo, Doc. Yan. May asawa nga, sinabi kang ina, no? Doktor din! Binabasa ko lang Doc, po. Doc, patagdaga ko na lang. Papalita ko na lang tanong. Ilan na pong anak nyo? Isa po. Ayun, isa wala. Ayun na. Oh, so sabi nila po, si Doc. Yan yung mga cute at pogi si Doc. Sabi ni Miss Marie Octa. Ayan. Taken na po si Doc. Ayan po. Sige, last words, ZIN. Yes, thank you so much sa inyong lahat na nag-join, mga kasama namin sa Zumba. Please also don't forget to like and follow Fit Style page. Ayan, ito yung aming page dito ngayon kung saan tayo nagla-live. And of course, please also, ayan, follow and subscribe. Nag-plug, di ba? Go ahead, tuloy mo yan. Kailangan mo yan. Kailangan ng mga seniors ng Zumba. Tuloy mo. Follow and subscribe Zoom to the Beat Elite Team YouTube channel at Zoom to the Beat Elite Team Facebook account para sa mga susunod na mga activities namin, mga purple parties. Magkakaroon din po kami sa March ng additional mga activities. And of course, thank you so much, Doc and Miss Avelynn. Yan. I hope magkakaroon ulit tayo ng opportunity na magkita-kita naman face to face. Di ho ba? Yes, pagdating ng panahon. Yes. Yeah. Oo, at syempre magpapasalamat din kami sa mga tumutok. Ano? Si Doc muna, bigyan natin ang last words. Doc, last words mo sige, sa lahat ng nakikinig na panonood. Yeah, just last words for regarding arthritis. So, eat well, eat healthy, okay? Stay fit by exercising. And then, if may pain, try to take the anti-inflammatory, long-acting, fast-acting, probably a naproxen is okay, but limit up to 7 to 10 days. After that, look for an orthopedic doctor, look for a rehab or rheumatologist. Okay? Otherwise, stay healthy, stay safe. Okay? If you need me, maraming salamat. Yeah, thank you din. Yes, nako. ZIN, maraming salamat tayo, sa pagtulong sa atin ngayon. Oo. Padala mo yung number mo, Doc, at mapapi-picture ka namin. Ang dami talaga namin natutunan ngayong umaga sa inyo, ang mga explanations ni Doc, ano, para matulungan tayo sa pagpaliwanag ko ng mga topics natin. Sige po, muli po, maraming salamat, Doc, and ZIN. Hope to see you again one of these days. Okay. Yes. Happy birthday, Miss Negi from
events, events, management, happy birthday daw, Miss Negi, ayan. Oh, maging hello din ako kay Carol Ardonez. Thank you, at marami pa tayong mga gagawing ganito nga programa. At syempre, bago ang lahat, magpapasalamat lang ako sa mga tumutok din sa amin na i-share na namin tong bahaging ito, no, sa aming fanpage, sa Vic Garcia Facebook fanpage, Avelynn Garcia. Tumutok din po kayo sa aming program under ABS-CBN media platform. Pwede nyo kaming panoorin every Sunday, 11 po ng umaga. Meron din kami sa Wednesday, meron din sa Friday, sa platform po ng ABS-CBN, Sky Cable Channel 26, at iba't iba pang cable provider. Kasama na rin dyan ang ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app sa iWant, at syempre sa ABS-CBN News Facebook at YouTube channel. Sana po marami kayong natutunan sa ating usapan sa araw na to, lalo na patungkol sa arthritis, dahil tunay po nakaka-apekto to ng buhay ng napakaraming tao. So sana po natutunan niyo po at alam niyo yung mga dapat niyo nang gawin para maayos ang inyong buhay at hindi pa nagsakit ang inaabot niyo sa buhay niyo. Dahil meron namang solusyon sa mga problema ngayon. Sabi niya, huwag mag-arthritis! I-planax mo na yan. So, ito kailangan nyo maintindihan sa buhay na may solution. Ako, palagi ko sinasabi po sa lahat na nakikinig na akin, ng aming programa, lahat ng problema, ay may solusyon. Yung sakit, problema sa sakit, sa tuhod, sa paa, kung saan, may solusyon yan. At palagi natin sinasabi, huwag magtiis, i-planax mo yan. Yes. Bakit ka naman magtitiis kung may planax mo? Yes. Okay. Thank you so much for joining us, at marami pa tayong mga ganitong klaseng programa na sana po ay makapagbigay sa atin ng impormasyon. Napakaganda na informed ka, di ba? Napakaganda na alam natin yung dapat nating gawin. Abangan po ang susunod na edisyon ng pag-uusap patungkol po sa sakit at sa mga bagay patungkol sa mga seniors, at malapit na maging seniors. Muli po, Vic Garcia po. At Avelynn Garcia. Laging tandaan, tulong ko, pasa mo. At wag mag-arthritis, i-planax mo na yan.